Narating namin ang lugar na ito ng Majayjay, Laguna pagkatapos ng 2:30 mula sa Rizal. Talagang mapapailab Majayjay ka pagpasok mo sa lalawigang ito. Majayjay, Laguna, musika ka sa aking pandinig. May ngiti sa aking mga labi tuming ito ay nasasambit. Mga gabing di mapagtulog habang ang araw ng pag-uwi ay unti-unti nang nalalapit. Ngayong araw ay babalikan namin ang bayang ito, ang lugar na nag-iwan sa akin ng matatamis at masasayang alaala ng aking kabataan. Ang pagayak, kalamayan, ang pagbaya ng saging, ang pagluto ng sinukmani, laing at hinalo, ang pagkain ng pansit habhab at prutas sa katmon, ang panunungkit at pag-inom ng mura, ang pagsaka sa pandanan at mga tubigan, ang sakit ng kagat ng limati, ang siyan na tutuloy ka sa mahabang kawayan, ang paglala, pag-umpit at syempre ang harana at ang mga sayawan sa tennis court. Ayon sa Majayjay Wikipedia, tinawag itong Majayjay sapagkat ito ay lugar ng bundok at sinasabi ng tao ang Majayjay, na ibig sabihin ay buntong hininga. Ayon sa alamat, mahirap maglakbay patungong Majayjay. May buntong hininga pagkatapos tumawid sa mga bangin, umakyat sa burol, tumawid sa ilog. Ginawang isang bayan ang Majayjay ng pamahalaang kolonyal ng Espanya noong taong 1578. Ito po ang tinatawag na Nuestra Señora de Porteria, na kilala rin bilang Ermita Chapel. Ito po ang St. Gregory the Great Parish. Hindi kompleto ang pagbisita sa bayan ng Majayjay, Laguna kung hindi dadaan sa simbahang ito. Ayon kay Wikipedia, ang St. Gregory Parish ay kilala rin na St. Gregory the Great Parish o Majayjay Church. Isa ito sa pinakamatandang Romano-Katolikong simbahan sa Pilipinas. Ito ay itinatag noong 1571. Ayon sa karatula na nakapaskil na malapit sa pintuan ng simbahan, ito ay ilang beses na sunog, ipinaayos, pinatayo, muling nasunog at ipinaayos. Ito rin ay nasira dahil sa bagyo. Naging simpilan ng mga Amerikano noong digmaan Pilipino-Amerikano, isinaayos noong taong 1912. Kamangha-manghang simbahang ito, mukhang napakatibay at pagpasok mo sa loob, maraming mga puon ang makikita natin dito. Mababakas sa istruktura na nanatili itong matatag sa matagal na panahon. Ito ang Vela Alto Majayjay. Ito naman ang tulay mula sa San Francisco papunta sa Dalitiwan. Paano nga ba makapunta sa Majayjay, Laguna? Pwedeng dumaan sa Luciana, pwede rin naman sa Lukban kung saan dadaan ka sa boundary ng Majayjay at Lukban at ito ang Barrio Malinaw. O pwede rin naman sa Magdalena Majayjay
Pero dahil may sirang tulay dito, dinaanan naming ruta ay ang Magdalena via Liliu. Muli ayon kay Wikipedia, ang Mahayhay ay nahati sa 40 barangay. Ang ilan sa mga narating ko na ay ang Barrio Bakya, Bitaoy, Botokan, Gagalot, Isabang, Malinaw, Origel, Piit, San Francisco, Taytay. Sa totoo lang, cute ang mga pangalan ng mga barangay dito sa Mahayhay. Kilala rin ang probinsyang ito sa mga talon o waterfalls. Ang mga napuntahan ko na ay ang Dalitiwan at Taytay Falls. Tunay na napakaganda at napakalamig ng mga tubig dito. Pinabaybay na po namin ang Baryo Piit upang makarating sa bagong hotel sa lugar na ito. Yes! Nakarating na kami dito! Sino makapagsasabi na sa tahimik na bayan ng Mahayhay, Laguna, dito sa Baryo Piit, ay matatagpuan ang isang malaparaisong lugar. Pagpasok pa lamang ay ma-amaze ka na sa architectural design nito na napalilibutan ng Hardin, Latriccia's Resort Hotel and Event Center. Ito ay bahagi ng kanilang Hardin. Ang kanilang fountain. Ang kanilang malinis at asul na swimming pool. Ang kanilang bar. Ang kabigha-bighaning event center. Na maaring mag-accommodate ng maraming guests. The maximum capacity of the event center is 150 pax. With regards to the hotel rooms, it is located on the first and second floors. For hotel rooms, they have the standard room good for 2 pax. Features include free pool access, free Wi-Fi, free parking, and free breakfast. They also have the deluxe room good for 4 pax. With the same provisions as stated earlier. There is also a provision for extra mattress good for 2 pax. This is with additional fee. Ito ang kanilang souvenir shop. Pero mukhang ang kuya't ate ko ang napicturean. At hindi ang mga souvenirs na tinitinda dito. Char! Latriccia offers a 5-in-1 package. A resort, a hotel, a restaurant, a coffee shop, and a gift shop, all wrapped in one place. A place where you can dine in, relax, enjoy the pool and drink. It is also an ideal place for special events. The beautiful scenery will really give the celebrant as well as the guest an experience of a lifetime. The place is very clean and has a wide parking area. The garden is colorful and the landscape is attractively designed. The place is ideal for picture taking and Instagram photos, which you can really treasure and cherish. They have an array of foods and drinks to choose. Their menu has a group sharing and affordable egg specials, which are indeed affordable. Accessibility. Barrio Piit has a good road, which makes Latriccia accessible to transportation for both local guests or guests from nearby towns or provinces. You can pass this place if you are coming from Louisiana via Barrio Botokan, going to Lucban and vice versa. Or if you're coming from Mahayhay, going to Lucban or vice versa. I know you have lots of questions of what, how, and how much? Well, you can visit their Facebook page, Latriccia. A beautiful place to enjoy the food and have bonding with your friends and families.
Ay, eto na po kami sa baryo, bakyan! Umuwi kami upang dumalo sa reunion sa father's side. Masaya akong makita muli ang aking tiya, pinsan, mga pinsang buo, pamangkin sa pinsan at iba pa. Ito po ang simpleng pagkain aming pinagsaluhan. Pinagsama na po itong merienda at pananghalian. Ang tawag po dito ay ensaladang pako na ginawa na aking pinsan. Ito naman po ang bombay na gawa sa baga ng baboy. Masarap po siya! Ang umpisa ng mahabang lakaran. Pupunta kami sa taniman at tupain ng aking mga pinsan. Kasama ko ang aking kuya, pinsan at anak. Ito ang lupa, taniman ng aking mga pinsan. Sinamahan kami ni Kuya, asawa ng isa sa aking mga pinsan. Itinuro niya ang daan at ang lugar na hindi maputi. Lakad pa more! Ito ang niyugan. Medyo matatanda at matataas sa mga puno dito. Palagay ko kailangan palitan ito ng mga bago upang higit na produktibo ang lupa. Itong senaryo na namimiss ko. Yun bang luntian ang kapaligiran? Ingat lang, baka may biglang sumulpot na hayop o bumagsak na bunga. Minsan po kapag basa ang damo ay may papasok sa paa mo. Limatik ang tawag dito. Parang maliit na linta na sumisipsip ng dugo. Ako dito ng napakalaking dapo. Napalagay ko sa mga kagubatan lang natin matatagpuan. So, normally po kasi ang mga dapo ay maliliit lang, pero dito parang giant dapo. Thank you po. Makikita po natin dito ang tinatawag nilang puno ng pandan.
Ito po ba ginagamit ang pandan sa paggawa ng banig. At itong araw, ang paggawa ng banig gamit ang puno ng pandan, ang pangunahing hanapbuhay dito sa Laguna. Pandaw ang pinagkaroon nilang puno ng utli na ginagamit na panglinis sa mga kaldero. Lalong-lalo na ho yung may itim na ginagamit natin pag nagluluto tayo sa apoy. Hi! Ito po ay improvised na kutsara na panandok, tinatawag namin mura o nyog na bata. So hindi nyo na po kailangang maghanapan ng kutsara sapagkat gamit ang itak ay makakagawa na po tayo ng kutsara para ipangsandok sa ating mura o bagong nyog. Bago umuwi, sinamahan ako ng pinsan ko na pumasyal sa ilang lugar dito sa Barrio Bakya. Ito ang Barangay Bakya Multipurpose Hall. At sa tabi nito ay ang kanilang Barangay Hall. Meron din pala silang mga sasakyan dito. Katabi ay ang basketball court. Ito ang signboard ng Going to Majayjay, Going to LiQWYD ng CBK. Ayla Bakya! Marami bang bakya dito nung unang panahon? Char! Welcome, Barangay Bakya, Majayjay, Laguna. Ito ang kanilang ermita at talagang malaki ng pinagbago nito. Napansin ko na bawat baryo o barangay ay may kanya-kanyang ermita. Nagpapatunay na tunay na malapit sa Diyos ang mga taga-Majayjay. Tara, silipin natin ang paaralan. In fairness, magandang kang paaralan dito. At talagang mga bata ay mai-inspire na mag-aral dito pag nag-face-to-face na. Ito ang tinatawag na iluhan. Dito inilalagay ang mga piraso ng pandan para lumambot o panglalahin na banig. Ang paggawa ng banig at basket ay ang pangunahing hanap buhay noon dito pero wala na ang industriyang ito ngayon. Kilala sa Laguna tulad ng Quezon at Batangas ang lambanog. Ito ang alak na iniinom dito na gawa sa nyog. Pwedeng tubig lang ang chaser nito. Upang sumarap, binababadan din nila ito ng pasas. Bye, Majayjay! Bye, Majayjay! Bye! Bye! Hello! Pag-inspiration ng Hawaii, masunod pa man sa siya, itapay na sa barangay para ang garaan ng bitak na
So marami po sila dito. Pero ito po yung part kung saan may sandaan. At ito po ang mga pinili ko. Raised banana chips. Raised special chili. At ito naman po ay raised original cassava chips. Ang sabi po ito ay 4,499. Kulang ang isang araw para makasama kayong lahat kung saan ang bawat sandali ay puno ng kagalakan. Salamat sa masasayang kumustahan at walang katapusang kwentuhan. Salamat sa inyong lahat hanggang sa muli. Majayjay Laguna, malayo ka man sa akin, mananatili kang nakaukit sa aking puso at isipan. Marami mang pisikal na pagbabago ang lugar, kaugaliang Majayjayin ay hindi nagbabago. Ang pagiging masipag, masikap, madiskarte, palaki ibigan, at higit sa lahat, ang pagiging mapagmahal sa magulang at pamilya. Ano pang hinihintay natin mga ka-Rosdev at kapwa ko Majayjayin? Tara! Bisitahin natin ang Majayjay Laguna!